Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. My name is Benji Palaroan Jr., your trusted licensed real estate broker and entrepreneur. Nowadays, marami na yung mga project na binibenta, mapabahay, mapakondo. Everywhere, tumatayo na at binibid na. Imagine mo, nung last 2009, wala pang masyadong project na binibenta. At ngayon, which is 2019, more than 9 years na ang development ng ating real estate industry. So sobrang rami na ang mga developers na naglilipa na or nagbebenta ng mga kanya-kanilang project. So sa topic ito, I'll give you ano yung mga dapat alamin bago bumili ng real estate property. So maganda itong topic natin. So guys, huwag niyo kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Press niyo ang bell button para magkaroon kayo ng update sa aking video. So guys, manood at okay. Ready na kayong bumili ng property. Meron na kayong budget, set na yung mga listahan nyo, ano yung mga developers na gusto nyong puntahan, or may mga list na kayong mga pangalan ng mga project. Bago kayo bumili ng property, ibibigay ko yung dapat nyong i-check first bago bumili. Para rin sa inyo to, para maprotektahan rin yung investment nyo at yung pinaghirapan nyo. So ito yung mga sumusunod. Una, i-check muna ang developer sa HLURB website. So ito ay isang ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng lisensya sa isang developer na gumawa ng project o magbenta ng project sa customer. So parang ito yung BFAD sa real estate. Ito yung mga nag-check kung legit ba ang isang developer or maayos silang developer o yung project ay walang problema. Always check din kung may license to sell sila at yung project, yung specific project or subdivision lang yun or mapakondo ay walang cease and desist order. Sa website, yung status ng per project kung may cease or desist order. Importante yan guys, kasi you're buying a property. You're not just buying a car, you're not just buying a cell phone. You're buying your own home, your own dreams of your family. Number 2, kung makipag-deal ka naman sa isang seller, like me, I'm a licensed real estate broker, i-check pa rin sa PRC kung lisensyado yung seller ninyo. Na dapat lisensyado ang seller mo. Like me, I have a license. So, para kung may mga transaction ka na about property, they're very well knowledgeable, well trained, at very credible. So, hindi ka mahirapan sa paghahanap ng property. Number 3. Okay guys, ito lagi kong sinasabi to sa aking mga video, especially sa mga kliyente ko. Okay? Have time to check the property. Do tripping. Alam ko is a time-consuming activity daw. But, bumibili ka ng property mo, bibili ka ng bahay mo, or condominium mo, kasi hindi mo chine-check. Bakit ko ini-encourage na mag-tripping? Para makita nyo kung yung property na to ay akma sa lifestyle ninyo or akma to sa budget ninyo. Alam ko, very busy kayo sa trabaho, negosyo, or anumang activity. But I always advise my clients or customers na i-check niyo yung kinukuha niyong property at
mahirap din kung hindi nyo alam yung turnover unit na tinatawag. Ano ba yung turnover unit? Ano ba yung team nila? Ano ba yung location? Maganda ba yung payment term nila? Mga ganun bang bagay. So guys, take time to do 3P. Number 4. Always check the updates of the developer's designs and turnover. Ano ba to? Guys, dapat kung bumili kayo ng property, always check yung mga update ng developer or development of a certain project. Kasi andun yung mga tinatawag na turnover at changes. Halimbawa, may mga case-to-case basis naman. Kasi ang mga developer, minsan, change nila yung mga designs or yung mga amenities nila, nagdaga nila or pinabawasan. Dapat alam mo ito dahil kasi binabayaran mo yung property nito. At dapat yung developer pina-follow yung contract na ito yung ito-turn over sa'yo. Ito ang design, ito yung materials, ito yung amenities, at ito yung location ng bahay ko. So, always check the updates. At maganda rin na alam mo rin ano yung napag-usapan ninyo ng developer. Kasi, mayroon kasi kung bibili ka tapos hindi mo chine-check, tapos magka-turnover sa'yo, iba pala. Mas maganda, updated ka kahit papano doon sa mga development ng property mo. Para rin sa inyo to, dito so para sa akin. Number 5, always read the contract to sell. Ang contract to sell ay nakasalta doon ang payment terms mo, yung pangalan ng project, block, lot area, ng hilili mo. Bakit? Bakit ko ito in-encourage? Para malaman nyo yung mga terms, ano yung description ng property na pinili mo, ano yung monthly amortization ng pinili mo. Kasi i-explain nyo sa inyo ng developer and the seller. Responsibility niya yun. As a client or a homeowner or a home buyer, ang responsibility niyo is to understand the contract to sell. Alam ko, very detailed yung duty na to, but importante to. Para maintindihan nyo, ano yung pinapasukan ninyo daily pagdating sa real estate? Ano yung mga nakasaad dun sa kontrata? Ano ba yung term payment? Ano yung monthly amortization? Para rin sa inyo yan, to protect your interest. I hope may natutunan kayo sa video mo ito. So kung bibigay ng property, always check, double check, triple check, research, at alamin lahat ng mga batas sa pagbibigay ng property. So, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Press ang bell button guys ha, para may update kayo sa aking video. So, have a great day and bye! Thank you so much for watching. See you again on my next video.